Anumang hirap ng buhay, lahat ay malalagpasan kung ikaw ay magsusumikap. Tamang diskarte lang at dasal, tsak na may darating na bagong umaga na puno ng pag-asa. Ako po si SV, Sam Verzosa. Ito ang Dear SV. Ako si SV, Sam Verzosa. Lumaki sa hirap, nag-aral, at nagsumikap. Kaya ngayon, nais kong ibalik ang oportunidad at pag-asa sa mga taong nangangailangan at nangangarap magbago ang buhay. Thank you so much. Pili na kayo lahat! Pili kayo! Ako si SV, Sam Verzosa. Tuso at mapanghamon, yan ang mundong ginagalawan ng mga batang lansangan. Kapit sa patalim, ika nga. Pero ang aming bagong nakilala, pilit tinalikuran ang buhay na nakagisnan, alang-alang sa kanyang bagong pamilya. Sa gitna ng maingay at magulong syudad, may isang binata na dumidiskarte para mabuhay. Lakas loob na nakikipagpatintero sa mga humaharurot na mga sasakyan. Naghahanap ng tamang tiyempo sa traffic, makabenta lang ng panindang tubig at yosi sa mga nagmamadaling tsuper. Ganyan ang takbo ng buhay ng 20 anyos na si Mark Jefferson. Tubong Bulacan pero lumaki at nagkamuwang na sa malupit na lansangan. Walong taon ako nung natuto tumambay sa lansangan. Kasi po nung maliit po, nag-aaral po ako sa Bulacan eh. Natuto ko mag-ating grade 3. Hanggang sa niyaya ako tumambay kung saan-saan. Sabay matuto mag-yosi. Hanggang sa tumambay ako dun sa amin sa palengke. Nung tumambay ako dun, siyempre marami rin ako nakilalang mga bata. Broken family. Yan daw ang dahilan kung bakit mas pinili ni Mark Jefferson na mabuhay sa tusong mundo ng lansangan. EDSA Ortigas ang kanyang teritoryo. Dito siya unang natutong dumiskarte at namulat sa mundo ng krimen. Magkaiwalay na tatay ko eh, pati mama ko. Lumaki ako sa lola ko, pati sa tito ko. Mas kampante po ako, nakasama ko yung ibang tao kaysa sa lola at tito ko. Baga may nagtutulak sa akin gumawa ng ano, para lang matikman ko yung ganun bagay. Malaking impluensya rin daw sa kanyang pagkaligaw ng landas ang mga naging barkada niya. Mga kapwa rin niyang batang lansangan. Bagay na lalong nagsadlak pailalim kay Mark Jefferson. Marami akong karanasan. Natuto ako gumawa ng pagnanakaw, pang-ablot ng cellphone, hold up, check bahay. Tapos mga eskoba ng mga lasing, mga kinukuha na namin ng pera, bubugbog kami. Natuto rin po kasi ako mag-bisyo eh, gumamit ng drugs. Kaya naiisipan ko yung mga ganong gawain. Habang tumatagal, habang lahat ng diskarte ko lumulusok, nawawala yung ganong isip sa akin na di ako na mahuli ako. At dahil minor de edad, sa juvenile ang kanyang bagsak. Nung unang dampot ko, dinala ako dito sa Alabang, Heaven for Children. Tatlong taon ako dun. Dun ako nakapagtapos ng grade 6, nag-aaral ako dun. Hanggang sa makasali ako sa sports na American football. Naglaro ako ng tournament, mga ganun. Makalipas ng tatlong taon, merong taga rito na napunta ron. Kasamaan ko rin dito. Siyempre, nagkwento sa akin. Ako naman, naikayat. Tapos mga ilang araw, nahuli na naman ako sa Mandaluyong naman ako dinala.
Talagang kahit ano pong mangyari, kahit saan ako magpunta, dito pa rin po talaga yung bagsak ko. Halos walang katapusan na ang naging siklo ng buhay ni Mark Jefferson. Paulit-ulit na pagkadampot at pagtakas. Hanggang sa unti-unti nang lumiit ang kanyang mundong ginagalawan. Dumating yung araw dito na ano eh. Hinahanap pa ko lahat ng Police Quezon City, Police Pasig, Mandaluyong. Dahil ayaw mapalayo sa lansangan na kinalakihan, humanap ng ibang paraan at diskarte si Mark Jefferson para mabuhay. Di niya akalain na isang simpleng karton ang maghahatid sa kanya ng bagong pagkakataon. Yung araw po na yun, naghahanap po akong karton sa likod eh. Yung nakita ko po yung cooler na yun, dinala ko po dito, tapos tiyak pang miscastapan po namin yun. Ginagamit namin sa pagtitinda. Kumbaga may pinagkakabalaan na ako. Mula noon, unti-unting nagsumikap si Mark Jefferson. At tadhana nga naman, dahil may isang tao rin ang pumasok sa kanyang buhay, na lalo pang nagbigay inspirasyon sa kanya para magbago. Kilala ko si Mark dito sa Ortigas. Ano pa siya, lulong pa siya rugby talaga. Tapos natigil niya yung pagra-rugby. Simula nung nagsama kami, inano siya ng nanay ko na pag di siya tumigil, ilalayo daw ako sa kanya. Papasalamat ako, sir, dahil sa kanya nabago buhay ko. Simula nung dumating siya sa akin, wala na. Lumayo na sa akin yung mga ganong diskarte. Pangarap niya, mabigyan ng bubong na masisilungan ang kanyang bagong pamilya at mailayo ang kanyang anak sa tuso at mapanubok na mundo ng lansangan. Sana magkaroon na kami ng bahay na maayos na matutuloyan. Kasi pag nandito po, hindi masasabing maayos na buhay pag nandito ka lang. Nandito tayo ngayon sa Cainta Rizal kung saan makikilala natin yung bago nating tutulungan dito sa Dear SB. Si Mark, isa siyang dating batang lansangan na medyo naligaw ng landas, mga nakagawa ng hindi maganda sa kapwa dati. Pero ngayon, nagbabago na at nagsusumikap para maiangat yung sarili niya at saka yung pamilya niya sa kahirapan. Tara, kilalanin natin si Mark. Kikiraan lang po. Kamusta po? Kamusta? Mark, ako si SB, Sam Verzosa. Kamusta ka? Okay lang po. Mrs., ako po si Sam. Kamusta kayo? Gano'n na kayo katagal ni Mark? Mag-isang taon pa lang po. Mag-isang taon. Sabi niya, ikaw daw yung naging dahilan para malagay siya at magbagong buhay. Tama ba? Opo. Hindi lahat nabibigyan ng second opportunity, Mark. Napakaswerte mo. Maraming naligaw pero hindi nabigyan ng second opportunity. Pero kami ngayon nandito para tulungan ka pati yung misis at magiging anak mo. Okay lang ba yon? Okay lang ba. Tara, samahan niyo ako. Sama ko kayo somewhere. Bilang isang ama, alam ko kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng isang tahanan para sa isang nagsisimulang pamilya. At dahil matagal nang naging lagalag sa lansangan si Mark Jefferson, bibigyan natin siya ng pangalawang pagkakataon para itama ang kanyang mga maling gawain at mamuhay ng patas. Alam ko, importante magkaroon ng sariling bahay, ang isang pamilya. Kaya kami dito sa Dear SB, ang layunin namin ay tumulong sa mga pamilya na nagsisimula, nagsusumikap katulad nyo, batang-bata pa lang kayo. Gusto namin kayo magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Kaya eto, marami kaming regalo para sa inyong ano. Huwag kang mahiya ngayong araw, ha? May marami kaming regalo ngayong araw. Unang regalo na bibigay namin sa inyo ay ito. Apartment. Tanggapin mo. Tara, isama ko kayo dito sa bago niyong apartment. Papakita ko. Oh, ito yung bago niyong apartment.
ito yung una naming tulong para sa'yo, Mark, sa misis mo. Anong nararamdaman mo? Sobrang saya, sir. Sobrang saya mo? Antig ako sa kwento mo na 11 years ka nakatira sa ilalim ng footbridge. Sa rehab, sa kulungan. Ngayon, may sarili ka ng apartment. Sagot namin yung renta mo dito for 1 year. Yeah! Para makaipa pa. Ha? Mag-alala, Mark. Sige lang. Sabihin mo yung nararamdaman mo. Maraming po. Maraming salamat. Pero alam mo, Mark, siyempre, hindi kompleto to kung walang laman. Kaya hindi pa nagtatapos ang regalo namin. Meron kaming regalong mga grocery at mga pagkain ninyo para sagutan namin. Anong naramdaman mo, Mrs.? Ha? Masaya ka ba? Po. Maraming salamat po. Ha? Maraming salamat po sa lahat ng tumulong. Pero may regalo pa kami, of course, para hindi mo na isipin yung mga gagastusin mo pag nanganak si Mrs. Sasagutin na rin namin pati yung panganganak niya. Sisiguraduhin natin ligtas yung panganganak ni Mrs. saka ni Baby. Ha? At syempre, dahil nasa Dear SB ka, hindi pa tapos yan. Meron pa! Pag lumabas yung baby mo, para hindi ka na rin masyado mag-isip, sagot na namin yung mga damit, diaper, katas. Kukumpletuhin na natin sa'yo, sa buong pamilya mo, pati kay baby ka, di pa lumalabas. Meron na kagad siyang regalo. Ito, kumpleto, lampin, diaper. Ito yan. Papasalamat po ako sa mga tumulong sa akin dahil hindi na ako mapupunta sa ganung buhay. Salamat po. At, siyempre, hindi pa tapos yan. Di ba? Para hindi ka pakalat-kalat, hindi ka nawawala at lagi ka nakukontak ni Mrs., meron akong sorpresa ang personal para sa'yo. Okay? Meron kang bagong cellphone, siyempre! No, kompleto na natin yan. Nangangako po ako na tuloy-tuloy na po ako magpapabuti. Hindi na ako babalik sa ganun. Dati, nagaw ko lang eh, hindi. Lingit sa kalaman ni Mark, meron pang huling sorpresa na inihanda ang Dear SB Team para naman tuloy-tuloy na ang pagbabagong buhay ni Mark Jefferson para sa kanyang pamilya. Kasi ayaw na namin na bumalik ka sa lansangan at gusto kong magkaroon ka ng tuloy-tuloy na pagbabago sa buhay mo, bibigyan ka pa namin ng pangmatagalang solusyon at sustainable na trabaho. Isang negosyo para sa'yo, isang food cart para sa inyong pamilya. Tara, punta natin. Tara, tara. Ikaw ang benamano niya. Dahil papakyawin natin lahat ng paninda niya, lahat kayo dito lilibre ko. Okay? Oh, sige po. Oh, welcome. Bibihira ang mga kagaya ni Mark Jefferson na nabigyan ng pangalawang pagkakataon para makapagbagong buhay. Oo, oh, nayo. Isa pa, oh. Sana'y ang mga tulong na ating ibinigay ngayong araw ay kanyang palaguin at pagyamanin palalo. Dahil ang lahat ng ito ay para sa ikabubuti ng kanyang bagong pamilya. Salamat, Dear SB! After 2 days nung niregaluhan po kami ni KSB, sakto ng anak naman po yung asawa ko. Kaya salamat po, KSB. Puhunan nating lahat sa buhay ang malakas na pangatawan at kalusugan.
Kaya naman nakakabilib ang aming bagong nakilala na kahit paralisado ang malaking bahagi ng katawan, ay tuloy pa rin sa pagkayod. May ahon lang ang sarili at pamilya sa kahirapan. Nag-viral kamakailan sa social media ang video na ito ng isang tindero na tila hirap na sa pagkilos. Pati pagsasalita, tila isang mabigat na gawain para sa kanya. At nang tanungin kung bakit pa rin siya nagtatrabaho sa kabila ng iniinang kalagayan. Ay, ba't ang sipag-sipag na magtinda? Ayoko kasi nung umaasa ako. Siya si Garry Garing, 53 years old, tindero ng plastic sa may Baklaran. Halos paralisado na ang buong katawan ni Kuya Garry. Naaksidente raw kasi siya noong 10 taong gulang pa lang siya. Nasagasaan ako nung bata ako. Sinusundo ko kasi yung stepfather ko dun sa volleyball. Nagising ako sa hospital. Nagtataka ako kung bakit ganto yung boses ko. Minutas pala ng doktor itong lalamun ako. Si Garry ang inaano ko doon. Pag ako nawala, kasama ko na siya. Ayoko nung ano, ayoko maiiwan siya kasi kakaawa. Walang magtiyagang mag-ano sa kanya. Sa kabila ng aksidente, tuloy lang ang buhay para kay Kuya Garry. Nakapag-aral pangaraw siya at hindi kailanman nakaranas ng anumang paghuhusga. Okay lang naman yun. Hindi naman nila ako ginagawang ipinaglalaroan. Maayos din ang pagkakasama nila sa akin. Ang mga ibang kaklasiko, ganun din ang pagkakasama nila sa akin. Subalit, hanggang elementary lang ang tinapos ni Kuya Garry. Nahirapan na raw kasi siyang makisabay sa mga normal na kaklase. Pero imbis na malungkot, ibinaling na lang ni Kuya Garry sa ibang bagay ang kanyang atensyon at natitirang lakas. Dumiskarte siya at naghanap ng ikabubuhay. Lalo't ayaw niyang umaasa lang sa tulong ng iba, kahit pa sa sariling pamilya. Hindi ako nalungkot. Ganun lang naman talaga ang buhay. Wala naman mag-susuporta sa akin. Kaya nag-isip ako ng mga tatrabaho ko. Inisip ko nga yung hindi na bubulok o napapanis. Tama-tama yung ibinigay sa akin na trabaho ng Diyos, yung plastic. Inabutan namin si Kuya Garry noong araw na iyon na inaatake ng arthritis. Bawat kilos, gaano man kaliit, ay nagdudulot sa kanya ng matinding hirap at sakit. Pero sa kabila ng iniindang kalagayan, pinilit pa rin bumangon at magbanat ng buto si Kuya Garry. Wala daw kasi siyang kikitain kung mananatili lang siyang nakapako sa kama. Ayokong umasa sa iba dahil ang gusto ko magkaroon ako ng mga tatrabaho ko lang. Sabi nga nila, isipin mo kung saan ka magaling at pagyamanin mo yon.
Dito po tayo ngayon sa may Baklaran. Dito po yung bago nating tutulungan sa Dear SB. Siya po si Kuya Garry. Siya po yung nag-viral recently online dahil nagsusumikap pa rin siya kahit na medyo paralisado po yung katawan niya. Nagbebenta po siya ng plastic dito. Magandang araw, Kuya Garry. Ako po si SB. Sam Verzosa po. Kamusta po kayo? Mabuti. Mabuti? Ano po itong mga binibenta ninyo? Plastic. Puro plastic yan. Buti nagbebenta ka pa rin, Mang Garry, kahit medyo hirap ka na. Ay, ako nung nagmamakaawa. Ayaw mo nagmamakaawa. Para hindi ka na mahirapan ngayong araw, papakyawin ko na lahat to, para hindi ka na mag-ikot. At dahil napakyaw ko na ang kanyang mga paninda, niyaya ko na munang umuwi si Kuya Garry. Lingid sa kanyang kaalaman, may iba pa akong mga sorpresang handog para sa kanya. Hi! Kamusta po? Hello. Ako po si SB. Sam Verzosa po. Opo. Napansin ko, Nay, kahit may karamdaman si Mang Garry, nagtatrabaho pa rin, nagsusumikap dyan, nagbebenta. Kailangan, kasi wala siyang mahingi sa akin, wala akong maipakain sa kanya, wala naman akong trabaho. Pansin ko, nangingitim yung paa mo, ha? Oo, tsaka medyo namamaga. Nga, diabetes ka ako yan. Ito nga yung liver, ko masakit. Masakit? Hindi na ako makabango. Napacheck nyo na ba? Hindi na ipadoktor. Hindi pa. Alam mo, Nay, Garry, hanga po ako sa sipag ng anak ninyo. Oo. Kaya kami, may mga dagdag na regalo pa ko kami. Bukod sa pinakyaw namin yung paninda niya, magre-regalo rin kami ng bagong higaan para sa inyo po. Ay, para mas dala. Madali yung at mas masarap yung pahinga niya. Bukod sa bagong higaan, siyempre, meron din kaming handog para kay nanay. Pero Nay, hindi lang po si Garry may regalo. Meron din po kayong regalo para sa inyo at sa buong pamilya ninyo. Ano re-regalo mo sa akin? Ang regalo namin ay grocery po para sa buong pamilya. At para lubos na matulungan si Kuya Garry sa kanyang iniindang mga sakit, Nay, yung programa na Dear SB ay programa para sa tumutulong. Ang misyon namin talaga ay matulungan yung mga kagaya ni Garry na nagsusumikap. So, dahil nakita namin yung kalagayan ni Garry, Nay, ang regalo po namin ay sasagutin namin lahat ng gamot, pagpapatingin, laboratory, at lahat ng kailangan niyang medical na assistance, sasagutin po ng Dear SB. Pero hindi pa riyan nagtatapos ang ating sorpresa. Dahil itotodo na natin ang tulong para sa pamilya ni Kuya Garry. Nay, tara, may papakilala ko sa inyo. Garry, tara, samahan niyo ako. Nay, dahil alam kong kaka-birthday mo lang kahapon, yeah! Meron kaming regalo para sa iyo. Ipapakilala ko yung mga boys natin. Sila po ang tutulong mag-renovate dito sa tindahan ninyo. Boys, tara! Gawin na natin! Simulan na natin talaga ngayon! Oh, Nay, ano nararamdaman mo? Masaya, siyempre. Tatapusin natin ngayong araw yan. Oh, very good. At para mabilis matapos yan, tutulong na rin ako, Nay, ha? Sige. Yan lang kayo, tutulong na rin ako. Dahil blue ka eh. Dahil naka-blue ako, gagawin natin blue tong tindahan ninyo. Gandahan mo, ah. Dati, nagpipintura din ako ng kwarto ko dati. Pinapaputi ko pag medyo luma na. Eh, ba't ganyan? Hindi palpak ka dyan. Oh, di ba? Nakalata ni nanay hindi ako sanay magpintura kasi nagtatalsikan sa mga kamay ko. Pero dahil sabi ko, tatapusin namin, tara na yun, samahan niyo ako ha. Si nanay. Ganyan, Ano lang pala kasimple. Hindi ka marunong kasi nanay, kita mo. Ganyan lang pala. Ako, mas magaling pa si nanay magpintura sa akin,
At habang tinatapos ng ating boys ang renovation ng kanilang tindahan, habang nag-aantay tayo, magmerenda muna tayo dito na, ha? Garry, dito muna tayo. Minabuti muna namin nila Kuya Garry na magpahinga at magtanghalian. Ito yung mga namiss ko, mga lutong bahay. O, Nay, bagong-bago na yung tindahan natin. Ano sa tingin mong kulang? Ang laman. Laman! Siyempre, sagot natin ang laman. Ilabas na yung mga laman! Okay ba? Ayos. Ayos. O, Nay, anong nararamdaman nyo? Masaya bago na. Tindahan, may laman. Masaya! Salamat sa inyo lahat. Salamat sa iyo eh. Dahil sa'yo, nagkaroon ng laman niya, no? Kaya wala kayong dapat na ipagpasalamat. Kamer ang dapat magpasalamat sa'yo. Dapat magpasalamat, mamaya man. Mga naman po, alam mo, sabi ko nga eh, hanggang nandito po yung programa na Dear SB. Patuloy po yung pagtulong natin sa mga kababayan natin. Salamat. Maraming salamat. Nagkaroon ako ng anak na ampun. Sana'y nabigyan saya natin si Kuya Garry ngayong araw. Naway magpatuloy pa siya sa kanyang kasipagan at pagsusumikap para hindi lamang maiahon ang sarili sa kahirapan, pati na rin ang kanyang mga mahal sa buhay. Totoong mahirap ang buhay, pero hindi ito dahilan para ilugmok ang sarili at sumuko. Dahil ang taong nananatiling matatag at determinado ay nasusuklian ng tagumpay at biyaya. Muli, ako po si SB, Sam Verzosa. Kung meron kayong mga kahilingan para sa inyong mga sarili, kamag-anak, kaibigan o kakilala, ba't hindi niyo ako sulatan? Ito ang Dear SB.